Welcome and introducing sa aking panindang halo-halo sa halagang 38 pesos at yung my ice cream is 55 pesos only. Bali, dito na ako sa bahay nagtitinda ng mga pagkain, mga snack, merienda tulad ng halo-halo, hamburger, lumpia, Shanghai, shumai, milkshake, milk tea, and fruit tea, at madami pa. Pero sa video na to, let's talk about halo-halo kasi summertime at ito yung love ng mga Pinoy tuwing summer. Bakit nga ba love ng mga Pinoy yung halo-halo tuwing summer? Eh kasi nasa Pinas tayo, tuwing summer napaka-init, grabe. Simpleng halo-halo lang ito para avoid ng mga kapitbahay ko, na kapitbahay mo, na kapitbahay nating lahat. Yung low budget lang na halo-halo pero masarap dahil yung gatas gusto ko full tank sa bowl. Woo! O diba masarap ang halo-halo pag maraming gatas. Sinusukat namin yung ice dahil bawat ingredients or sangkap ng halo-halo is parang balance. Tama ang gatas sa sukat ng ice. At yung sugar, sinusukat para tama yung tamis. At ang ibang sangkap tulad ng gulaman, minatamis na saging, ubi, buko, sweet munggo, nakadepende yan sa trip mo. Kung trip mo damihan, pwede naman damihan mo yung mga sahog. Kung trip mo naman yung katamtaman lang, yun, katamtaman lang din ilalagay mo. Pero kung mas happy yung customer, eh, damihan mo na. Para mapawaw at magustuhan ng customer. Kung ikaw ay nanonood sa video na to, subukan mo rin magtinda o mag-business kahit nasa bahay ka lang. Tulad ko, laging pagod. Kahit papano, may kita naman kahit konti lang. Ay, minsan nga napapaisip ako, nakakapagod pala maghanap ng pera, no? Mabuti pang iba, okay lang sa kanila na walang kita, basta hindi sila napapagod. Namo problema lang kung paano at kung saan sila mangungutang. Oh no, ba't naging maritis na ako? Balik tayo sa usapang about halo-halo at business. Sa pagtitinda, hindi naman kailangan na malaking halagang kapital o pera. Basta magsimula ka lang muna sa pagtitinda na kung ano ang kaya at madali na ititinda mo. Ang mahalaga yung determinasyon at tamang paghawak ng pera. Kasi yung pagtitinda at pagninegosyo, especially kung ikaw lahat, nakakapagod. Ikaw yung nagluluto, ikaw ang naglilinis, ikaw yung naghuhugas, ikaw yung nagmamalingki, ikaw yung mag-iisip ng mga paraan at kung ano ang gagawin, ikaw yung lahat-lahat. So, nakakapagod talaga. Pero ang mahalaga, patuloy lang sa pangarap. Dahil ang mga taong masisipag ay may magandang pangarap sa buhay. Balik tayo sa usapang halo-halo. Yung unang ginagawa ko, yung saba na saging, ginagawa ko yung minamatamis. Nilalagyan ko ng food color, yung kunting food color, at saga sugar para ma-preserve yung saging. Yung ubi, pinabalatan ko at hinihiwa ng maliliit at pinapakuluan hanggang lumambot ito para madaling madurog ng pino. At lalagyan ko ng ubi flavor at saka maraming sugar. At yung mga gulaman, madali lang naman yan gawin. At yung sweet munggo pala, binibili ko lang yan sa grocery store. At yung buko, binibili ko din yan sa kapitbahay lang. Para mura, minsan nga pinipitas ko na lang ang buko dun sa bahay namin.
para makatipid, diba? At yung halo-halo na may cornflake is masarap din. Nagbibigay ito ng extra lutong sa halo-halo. At mabibili lang ito sa mga grocery na supermarket tulad ng SM supermarket. At yung ice cream, yung homemade ice cream na ginagawa ko lang din yan. Yun talaga ang nagpapasarap sa halo-halo namin, yung homemade ice cream na ginagawa ko. Ginawan ko ito ng video kung paano gumawa ng ice cream. Hanapin nyo lang po sa channel ko yung tipid ice cream recipe na naka-upload sa YouTube channel ko. Ito na yung halo-halo namin na paninda sa halagang 38 pesos at yung my ice cream is 55 pesos only. So hanggang dito na lang ang pagchichikahan natin at sa susunod na video vlog story sa pagtitinda at pagninegosyo. Salamat sa pakikinood at pakikinig sa mga kwento ko tungkol sa aking mga paninda. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe my YouTube channel. At kung may nais kang sabihin, pwede ka mag-comment lamang po.